Mag-recycle tayo. Gagawa ako ng sapin sa upuan. Naloloka na ako, lang trabaho kasi. Kung ano-ano na lang maisipan. Gusto ko sana mag-dumpster, makikigaya. Kaso, wala namang baso, wala namang tapunan dito ng mga katulad nung sa mga mall. Wala. Sarado mga bahay. Kaya ganito na lang. Yung upuan nila dito sa labas na kadyang sinira ko. Kasi sayang, pakita ko sa inyo pag nayari ko na. Ay, dumi na kasi bulok na yung mga sapin. Kaya na-try kong i-recover. Yun ang gawa ko dito sa Las Vegas. Yun ang upuan nila. Oh. Yun. Ito yung loob. Ay. Ano pala. Tinatry kong cover. Ito. Binalutan ko ng panibago. Ito pala siya, oh. As in, sobrang dumi na. Kaya, ayan. Dadalhin ko yung pagka tawag doon. Ginamit ko dito yung pagkabasurera ko sa Pilipinas. Wala eh. Pag may trabaho ako at may pera, sa Pilipinas ako mag bibili ng hindi nakikita pala. Pinas na ako sa buwan ng ano. Ano nangyari? Ito. Bumili ako ng kutsyon. Tapos yung ano nila sa upuan nila. Dito na sira na. Yun. Buo-buo na kasi. Naibili na kasi ako ng makinang ano galing sa pawn shop. Kaya nadadagdagan ngayon yung ginagawa ko. Pagkukultivate ng lupa sa labasan. Tapos sa loob naman eto, mananahi. Gagawa ng project kung ano-ano. Banda o. Oh. Mga ano din pala to eh.
antigas, kompres na kompres. Kaya palalambutin ko para pag upo ko, para ako na sa cotton. Diba? Habang naglalaba. Habang ang aking boss ay nasa kanyang higaan, galing siya sa trabaho. Kailangan si Inday, yun yung ginagawa. Wala, hindi makagala si Inday eh. Malayo. Malayo ang pasyalan. Kailangan mong mag lakad ng kalahating oras dyan sa labasan pa lang. Sa kalye. Eh kung malamig, wala, ngisay na ang matanta. Ngisay na sa lamig. Ay. Sarap ng buhay ko, no? Sarap mabuhay sa probinsya, sa tabas ng damo, sa tanim ng kung ano-ano. Dito, eto. Puno na yung basket ko. Bumili ako ng cotton. Bali. Ano? Ito. Ito binili ko. Binili ko yan. Tapos pinorma ko square. Kailangan libangin lang ang sarili para huwag kang mabagot. Tagal ko na dito. 2 taon na higit na. Trabaho sa bahay lang yung kami. Walang sweldo. Naririnig yata ako ng boss ko ah. Sweldo. Dali. Puro uli mo. Yung upuan kasi ni na inayos ko. Re-rescue ko. Ganda.
pero yung kanyang pinakaupuan kapok na, natapon na nga nila eh, pinano ko lang hiningi. Sabi ko, pag may pera padala sa Pilipinas, ang upuan ng matanda ba? Parang lazy chair. Bubu.
Kunti na lang mga katiko.
masarap upuan to pag yung pinong-pino, lambot sa bubo. Tak kompres yung bulat. Malapit na. Ang dumi, oh. Dahil doon sa magpusteri na balot nila. Sobrang bulok na talaga. Eh, kailangan ko to. Sinagtyagaan. Pakyasi. Ito yung buhay sa Amerika. Yung mga magpangit, pumapangit. Lalo na pag wala kang mga trabaho. Ente, may trabaho ako. Pero ang trabaho ko ito. Trabaho sa bahay. Tagapaglingkod.
yung tatay ng mga anak ko. Kaya kailangan libangin ang sarili para tumagal. Bata-bata pa siguro ako. Kakayanin kong maglakad. Kalsada na ano, maghanap na magtrabaho. Maglakad sa sakyan, maglakad ka. Kung gusto mo magtrabaho, maglakad ka. Eh, libre kain pa naman ako dito eh. Pag hindi na ako pinapakain, hindi na ako pinatutulog siguro. It's time to go. Tingnan ko nga. Bubuo pa. Matitigas kasi.